Well, mag-honest review pa ba tayo? Wag na lang siguro, baka pag nag-honest review tayo, mabas pa ako, masabihan pa ako na baser. Actually, mga kahuso, bago sana ako umuwi, kausapin ko sana ng personal si Diwata. Magbibigay sana ako ng advice at konting suggestion na sa palagay ko makakatulong. Kaso nga, mga kahuso, busy yung tao, hindi tayo kilala, small YouTuber lang tayo, baka hindi tayo kausapin at hindi tayo mapansin. Dahil hindi natin nakausap ng personal si Diwata, siguro dito na lang ako mag-a-advise at saka magsasuggest sa kanya, sana makarating. Mga kauso, for today's video, aalis tayo ngayong araw na to at pumunta tayo dun sa Pasay. Today is May, time check, 8:45. So pumunta tayo kay Diwata at titikman natin ang kanyang pares. Tingnan natin guys kung hanggang ngayon dinudumog pa rin si Diwata. So tara, punta tayo dun sa Pasay. Let's go! So guys, kararating ko lang. Palamig muna ako. Bumili mo tayo ng ice cream doon sa may labas. Tayo order. Medyo hindi naman ganun kahaba yung pila yun. Guys, pipila na tayo dito. Hindi naman ganun kahaba yung pila. First time natin, try natin. Guys, andyan si Diwata. Ayan guys, si Diwata. Ayan, napaka-picture naman. So, ngayon kakain na tayo. Thank you.
guys, hindi ganun karami yung pila. Hi guys, kauwi ko lang, time check 1:45 PM. So yun na nga no, mga kanguso, na experience ko na din sa wakas ang makabisita at makakain doon sa sikat na Diwata Paris Overload. Well, mag-honest review pa ba tayo? Wag na lang siguro, baka pag nag-honest review tayo mabas pa ako, masabihan pa ako na baser at inggit kay Diwata. Actually, mga kanguso, bago sana ako umuwi, kausapin ko sana ng personal si Diwata. Magbibigay sana ako ng advice at konting suggestion na sa palagay ko makakatulong. Kaso nga, mga kanguso, busy yung tao, pa, hindi tayo kilala, small YouTuber lang tayo, baka hindi tayo kausapin at hindi tayo mapansin. Kanina kasi, habang kumakain ako, napansin ko ang daming langaw sa dining area at may kakaibang amoy sa paligid. Siguro nga dahil 24/7 nag-ooperate yung parisan, kaya hindi na masyadong napagtutuunan ng pansin yung pag-disinfect, lalo na doon sa dining area. Siguro kahit papano, nakakawalis-walis naman siguro sila. Kaso nga lang, kung walis-walis lang, parang kulang at hindi sapat ang pagwawalis lang. Kasi sa dining area, hindi maiwasan, may natatapon ang mga customer tulad ng sabaw at iba pang pagkain. Yung sabaw kasi, kapag tumatagal ito sa lupa o kaya sa flooring, nagkukusyan ng hindi magandang amoy, kaya may mga langaw. So yun na nga, dahil hindi natin nakausap ng personal si Diwata, siguro dito na lang ako mag-a-advise at saka magsasuggest sa kanya, sana makarating. Ang advice ko sana, maglagay siya ng improvised na pangtaboy ng langaw sa serving area at sa dining area tulad nito. Madali lang namang gawin to, wala namang chemical na hihalo dito. Paano ba gawin to? Eto nga guys, meron akong video sa akin YouTube channel na vlog ko kung paano gawin ang improvised na pantaboy ng langaw. So yun na nga, dahil 24/7 nag-ooperate yung
parisan, laging busy, laging maraming tao, although nakakapaglinis naman at nakakawilis paminsan-minsan, gaya ng sinabi ko kanina, kung pagwawalis lang, kulang, hindi sapat. Kailangan pa rin kasing ma-disinfect, lalo na sa dining area, para yung mga natapon na sabaw o mga pagkain sa flooring o sa lupa ay matanggal. Yun kasi yung nagko-cause ng hindi magandang amoy, pagtumagal, kaya dumaraming langaw. Kaya ito yung suggestion ko. Napakasimple, pero effective. Siguro para malinisan at ma-disinfect yung area, lalo na sa dining area, siguro sa isang linggo, meron siyang isang araw na mag-close yung parisan para mapalinisan niya at mapadisinfect niya yung area at para makapagpainga na rin siya. O kaya naman kung ayaw niya mag-close ng isang araw, kasi nga naman sayang yung kita, ganito na lang. Siguro sa isang linggo, meron siya dalawang beses o twice a week na mag-early close tapos late open. Example, magka-close siya ng 2 a.m. madaling araw, tapos mag-open siya ng 8 a.m. o meron siyang 5 oras para mapa-disinfect niya at mapalinis niya yung area para matanggal yung hindi magandang amoy, yung binabalik-balikan ng langaw. So yun lamang guys, sana makarating kay Diwata. So paano mga kanguso? Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa susunod ko pang mga video. God bless you all and bye-bye!